But, so kung bawal po, bakit correct. Po nangungulekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po Mr. sa mga hirap? Mr. President, I would like to clarify, never po sila nangungulekta sa estudyante. Wala okay. po silang collection sa estudyante. Ang meron, so I'm that, sorry, we, I'm sorry. So I, that I, we can identify the issue. I, can, no, the I issue, beg to disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. De, sir, the these issue, are the stud- I don't these are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sapilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Yes. Mr. President, first of all, may I request that that list is submitted yes, so that we can give it to DepEd kasi I believe they have committed in the hearing pa lang na any violation po iimbestigahan naman po nila. They made that commitment po. The only I appreciate His Honor's persistence in bringing this to the attention of DepEd so that if there are solutions that can be made, they can be made. With that in mind, Your Honor, the question of His Honor, if I may paraphrase it to be sure that I respond accurately, is meron namang batas na nagbabawal na magkolekta ang PTA. Tama ho ba ang intindi ko sa tanong? Is that a correct understanding? RA 5546, bawal po talaga ang contribution collection sa mga estudyante whatsoever, whether yan ay voluntary other or otherwise, except for Red Cross, Girl Scout, Boy Scout, and Barrio High School. Yun lang po talaga minention sa 5546. Wala nang iba pa. Kaya kung meron pong ginagawang collection other than those mentions, then that is against the law, against 5546, which is happening right now in so many public elementary high school. And marami pong lumabas na mga department order, and I can mention a few of them, na they're trying to circumvent the law para lamang matuloy yung gusto nila mangyari ng eskwelahan na kumolekta. Ang point ko lamang po dito, Mr. President, Your Honor, Madam, mag-implement na tayo ng policy. Meron tayong law, then dapat it's up to the executive para ma-implement itong law. Because the last time I was informed na gumawa ako ng batas para ma-implement na raw, mag-implement ng batas. Nagagawin ko, I don't have to because meron na palang dalawang batas, Your Honor. Yes. Your Honor, Mr. President, His Honor is correct in his paraphrasing or delivering the provisions of RA 5546 kung saan ho, and I will just read it, no, para clear, yes, ang maintindihan din ng mga kasamahan natin yung issue po na malapit po sa puso ng ating kasamahan. The section 1 of RA 5546 states, the sale of tickets and or the collection of contributions in any form whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children, students and teachers of public and private schools, colleges and universities is hereby prohibited. Tama po, sir, no? Yan, Mr. President, yan po ang tinutukoy ng ating kasamahan. Tama po. Tama ho ba? I agree. Yes, okay. So, nung ako ho ay nakikipagdiskusyon sa DepEd, aware po sila dito na bawal talaga ang collections of contributions in any form from school children, students, and teachers. And that is why in their Department Order Number 49 Series of 2022, known as the Promotion of Professionalism in the Implementation and Delivery of Basic Education Programs and Services, prohibits DepEd officials and employees from seeking contribution, support, solicitation of any kind or any kind of intervention from non-DepEd entities.
It goes on to say, likewise, the department implements a no-fee collection policy wherein no fees shall be collected from learners in kindergarten up to grade 4, while fees on certain memberships may be collected from learners in grade 5 and above, strictly on a voluntary basis, i.e. Boys and Girl Scouts, Philippine National Red Cross, Parent Teachers Associations. So ito po yata, sir, ang implementing order na hinahanap nyo, Mr. President. Do I respond to His Honor's question by pointing out this DepEd Order Number 49? Thank you, Mr. President, Your Honor. Pero can a department order supersede a Republic Act? Mr. President, in my humble legal opinion, this department order is consistent with the law. But I am very open to hear His Honor's concerns kung meron dito sa department order na inconsistent, kasi isa po ako sa naniniwala na hindi talaga dapat nagsusupersede ang isang department order. We are one with that. Thank and you. I let the record show that the minority floor leader is nodding his head, because for more than a decade, magkakasama kami always reviewing this department orders. Hindi ho tayo nagtotolerate na nag-exceed. Exactly. So, nagkakaisa po tayo dyan, Mr. President. Pero dito po sa RA 5546, Mr. President, Your Honor, Madam, totally pinagbabawal ang any form of collections, voluntary or otherwise, except Red Cross, Girl Scout, Boy Scout, and then donors for the support of Barrio High School. And I have a definition of Barrio High School with me. Never did this RA mention about PTA. Yes, Your Honor, we noted that the mention of PTA is now in that department order. Upon further review and discussion with the DepEd, we are now looking at the entirety of RA 5546, wherein it states, thank you. Mr. President, when we look at RA 5546, Section 1, and I will read it again, the sale of tickets and or the collection of contributions in any form whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from 1, school children, 2, students, and 3, teachers, are hereby prohibited. So in the case of the PTA, Your Honor, what has been the policy of DepEd since 1969, just to be clear, it is not the policy of this administration alone, but since 1969, no, minana nila ang policy, is that there is a total ban on collection from the children, the school children, the students, and other teachers. But they recognize PTA as a separate entity that on their own have their own rules and guidelines, and may on their own come up with fundraisings that are voluntary in nature. Fundraisings, okay. Well, just to be clear, Your Honor, okay, that is my own choice of words, that's Mr. President, yung fundraising. No? Okay. I use it generically po, Madam, Mr. President. Meron ba diyang batas na kung saan, batas tayo, dinidefine ang meaning and function ng PTA? Alam niyo po ba yun? Dito sa RA 5546, wala hong banggit wala ng PTA. Tama. Wala. Pero po. I will ask DepEd if there are don't ask DepEd. Ako don't bahala. Need to know. Okay. Ako nang bahala. Yes, Mr. President. PD 603
December 10, 1974, define ang meaning ng PTA. At nowhere here na nagsasabi ang PTA pwedeng mangolekta. Ang sinasabi rito, ang PTA isang programa samahan na para tulungan ng mga estudyante sa kanilang academic performance. Kung ano mga problema ng estudyante, anong problema ng mga magulang at teachers tungkol sa estudyante to enhance their participation sa eskwelahan, yun po yung purpose. Look at PD 603, ma'am. I'll give you a minute. PD 603, December 10, 1974. It is a forum being provided by the law para yung mga magulang at ng mga estudyante at guro ay magkaroon ng pagkakataon mapag-usapan yung welfare ng mga estudyante. Yung pong pinakabuod. Never doon sa PD na yan did mention na pwedeng mangolekta ang PTA ng contribution o collection para sa mga proyekto ng anumang mga proyekto sa isang eskwelahan. Mr. President, I will respond to His Honor's observation on the definition of PTA. Umpisahan ko po kung ano tong PD 603, no? This is the Child and Welfare Code. Familiar po tayo dyan. It's basically a law that governs, is meant to protect children. And Section 77. Section 77, just to be clear, malawak ho itong batas na ito kasi ito din ho ang naging foundation ng Foster Care Act na naging basis ng mga amendments natin on foster care law. So it's a very general law, quite detailed, no, in various ways of protecting children. So there is a section on home and school, chapter 2 po ito. And Article 77, as his honor correctly points out, mentions parent-teachers association. It states, every elementary and secondary school shall organize a parent-teacher association for the purpose of providing a forum for the discussion of problems and their solutions relating to the total school program and for ensuring the full cooperation of parents in the efficient implementation of such programs. All parents who have children enrolled in a school are encouraged to be active members of its PTA and to comply with whatever obligation and responsibility such membership entails. Parent-teacher associations all over the country shall aid the municipal and the local authorities and school officials in the enforcement of juvenile delinquent control measures and in the implementation of programs and activities to promote child welfare. Mr. President, in response to His Honor's concern or conclusion that the Parent Teachers Association do not have the authority to collect. Tama ho, no, sir? Mr. President, that is the question, no? That the Parent Teacher Association, by definition here in PD 603, do not have the authority to collect. That is the question, let correct? Me rephrase what I said. Mr. President, Your Honor, I want a clear definition in our law that states that the PTA is allowed to collect contributions voluntary or otherwise. Saan po sa ating konstitusyon? Saan po sa ating batas? Yun po gusto ko para maging malinaw po sa ating lahat. Yes, dapat understood. Po nandito, meron po ba? In fact, ang nakita ko lamang pong definition ng PTA, which is sabi mo very vague, general, is PD 603, pinakamalapit. However, dito sa PD 603, hindi po sinasabi na ang PTA ay binuo para mangolekta sa mga estudyante ang mga eskwelahan. Mr. President, Your Honor, Madam.
Mr. President, I just needed to confer with DepEd if tama po ang intindi ko. So in Article 77 of PD 603, which I had just read into the record, as I said, it states there that that every elementary school shall organize ito nga hong PTA relating to the total school program to ensure full cooperation of parents in the efficient implementation of such programs to address, they are meant to create a forum to address the problems and the solutions. So the practice of DepEd has been to support the, to allow the PTA to follow the mandate of Article 77, and if they need to raise funds to be able to address these problems and solutions, including the implementation of the programs, then they are governed by their own guidelines in implementing those programs. I'm sorry, Mr. Including President. Tapusin ko lang po. Sige po. Including yung fundraising. Yan po ang naging practice ng DepEd since 1969 po. Practice is different from what the law says. You can practice anything you want. Pwede mag-practice ang DepEd. Lahat ng klaseng practice na gusto nila. Pero dapat nandoon sa batas. Pero kung wala sa batas yan, then yung practice na yon ay labag sa batas. There again, is actually, Mr. President, ma'am, no prohibition. Sinabi mo kasi, Madam, fundraising. So pwede mag-fundraising ang DepEd. It's been a practice through the DepEd. Magkakaroon silang fundraising under PD 603. Pero, Mr. President, Your Honor, sa PD 603, wala talaga ako makita rito, kahit na letter by letter, tinitingnan ko, wala talaga nagsabi rito na pwede mag-fundraising, na pwedeng humingi ng contribution, humingi ng tinatawag na voluntary contribution. Wala talaga. So it seems to me na yung DepEd ay gumagawa-gawa ng sarili nila ng guidelines sa isang batas. Gumagawa sila ng sarili nilang IRR. Mr. President, I'll go back to what the Republic Act states. It prohibits collection and contribution from students. And so the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines wherein contributions among the parents are allowed. So okay. To be clear, Mr. President, importante po na maliwanag yung pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating kasamahan. Bawal talaga ang pagkolekta sa estudyante, and that is being honored by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga yon. Bawal. But, so kung bawal po, bakit correct. Po nangungulekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po Mr. sa mga hirap? Mr. President, I would like to clarify, never po sila nangungulekta sa estudyante. Wala okay. Po silang collection sa estudyante. Ang meron, I beg to disagree, ma'am. Ito po, lahat na mga nagsumbong sa akin. These are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sapilitang kinukolektahan ng mga electric fund at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Yes. Mr. President, first of all, may I request that list is submitted so that we can give it to DepEd kasi I believe they have committed in the hearing pa lang na any violation po, iimbestigahan naman po nila. They made that commitment po. The only item left for the discussion on the floor right now is yung authority mismo ng PTA. So any direct contribution o collection sa estudyante,
talaga hong iimbestigahan nila. So, tama, ang pagkaintindi ko, Mr. President, sa issue is, so si PTA ba pwedeng mangolekta? And ang sinasabi po sa atin ng DepEd, the policy since 1969 has been to recognize the PTA's authority to decide among themselves. They have their own rules, they have their own guidelines to do their fundraising, that is a generic term that I'm using, among the parents. Hindi to sa bata. Hindi apektado yung pagpasok ng bata, hindi apektado ang grade ng bata. Bakit ginagawa ng parents yun? Kasi kulang ang pondo. Yung sinabi ng ating kasamahan na nasa MOOE yan, meron yan pambili ng electric fan. Idagdag ko na rin doon, ano yung mga kakulangan, di ba? Yung pagpaganda ng garden, driveway, entrance, kung ano paman. Lahat naman po yan nilalagyan ng MOOE. Pero if I may call the attention of our chairman, talaga naman hong wala na ho tayo, nagbibigay ho tayo ng maraming pondo, but hindi ho talaga nakukompleto, no? In fact, ako na magsasabi, because baka may magtanong, yung mga repairs, no? Pagpalagay mo ng may electric fan dun sa loob ng classroom, o di kaya yung picture na pinakita ni Senator Bongo, medyo bumagsak yung kisame, lahat po yun falls under repairs of basic facilities. Pero natanggalan po yan ng pondo, na ilipat po sa ibang pondo yan, hindi ho ng Senado. So may mga issue pong ganyan. I want to assure our colleague that hanggat makakaya, sinusuportahan ng ating chairman yung ating recommendation to increase the MOOE. So that basic principle, I think everyone in the Senate supports his honor na mapondohan sana ng lahat na yan. So, remaining na lang po yan kung ano ho, hanggang saan ang kakayahan ng PTA to among themselves decide to fundraise parent to parent. I cannot add to my answer kasi yan po ang policy. Hindi ko naman ho kayo bobolahin, Mr. President, na iba yung policy. Yan po ang policy na ginagamit po nila. So kung may recommendations, suggestions ang ating kasamahan, this representation is happy to relay at nandito naman ang DepEd para pakinggan ang mga suggestion ng ating kasamahan. Thank you, Mr. President. Thank you, the good sponsor, Honorable Congresswoman Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, sorry. Thank you. Pero gusto ko lang pong balikan, Mr. President, Your Honor, yung sinabi mo, it's been a long time practice. Tama? Policy po. Policy, okay, sige. I stand corrected. It's been a long time policy na pinapractice sa DepEd for so many years na ilan sa atin hindi pa pinapanganak dito. Of course, ako pinanganak na ako dyan. Pero dapat a policy should be dictated by the law. So is there a law na kung saan sinasang-ayunan ng policy na sinasabi niyo matagal ng pinapractice ng mga taga-DepEd? Hmm. Dapat lahat ng mga bagay na ginagawa sa ating mga eskwelahan, lalo sa DepEd, na who's receiving a lot, lots and lots of budget by the billions, dapat nandoon nakasaad sa batas. Hindi, yes, pwede po silang gagawa-gawa ng sarili ng policy na wala po sa batas. Dapat lahat po ng pulisiya nandoon po. Mr. President, may I respond to that statement? Mr. President, as I said, no, kaya ho ako nag-abalang ipaliwanag na ang PD 603 is a very broad law intended to protect the rights of children. Kaya nga po Child and Youth Welfare Code ang pangalan nito. And there is just one chapter on home and school, which is only two articles. So, dito po sa articles na to, at binasa ko naman on record, yung pag-create ho ng PTA, wala na hong detalye yon. The fact, Mr. President, that there is no prohibition, that there is no provision that specifically or expressly prohibits the PTA from engaging in certain acts to pursue their mandate. Yes, there is. Mr. President, if I may just continue. My statement is,
the fact that there is no provision that expressly prohibits the PTA from pursuing their mandate is in itself an accepted principle that there is no violation. It is a rule of statutory construction that what is not expressly or impliedly prohibited by law may be done. So yan ho ang ating statutory constructions when it comes to prohibited acts. So pag sinabi po natin bawal ito, then we need to produce that law that prohibits it. And so we do have yung dalawang RA na binanggit naman ng ating kasamahan. Meron nga hong RA na nagbabawal. Yes. But that is why I have been repeatedly explaining that since 1969, ang implementation ng ating DepEd dito, they believe that they have been implementing this in the true spirit of the law na nagsasabing bawal mangolekta sa bata. They cannot collect contributions from school children, students, and teachers. Yun ho ang specific wording of the law. Exactly. Sige, pagbigyan ko po, I yield my floor to Mr. President. Minority leader. Minority floor leader. Thank you. With the permission of my colleagues, the good sponsor mentioned.